Dream the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magnify. Mary's Magnificat is magnifying the greatness of the Lord. Magnify. It's also the same word as Magnificat, the song of magnifying the Lord. Magnus, yung greatness. That's why Alexander the Great, Alexandros Magnus. Magnanimous, magnificent, magnify. They all come from the same word, magnum, to be great and to make great the other person. Parang yung magnifying glass, di ba? Meron tayong magnifying glass. Usually, yung magnifying glass, it is not on the person, di ba? Meron bang magnifying glass, pinamagnify niya yung sarili niya, no? Usually, it is where you focus the lens. And yes, I just want you to ask, what do you magnify? Or what do you focus on to see? Or maybe a better question, whom do you magnify? I hope we magnify, we make them great, the little ones and the unnoticed, yung mga hindi nag-aral, hindi napapansin, we can magnify them, we can recognize them, it means a lot to them. Tayo siguro sanay nang napapansin, tayo naman siguro sanay nang pinapapasalamatan. Tayo naman nag-aral siguro for some time, we were given our own accolade. But those who need it most are the little ones. We magnify them. Magnificat is about glorifying God through the little ones. Kung minsan kasi, we can magnify ourselves. Yung parang yung magnifying lens, nakatutok sa'yo. Kaya ang tinatawag ng Pinoy, mukhang malaki yata ang kanyang ulo. No? When you begin to have a self-image that is better than life, and we have that what they call better than others or better than thou attitude. Magnify the Lord. Not herself. My soul proclaims the greatness of the Lord. My soul magnifies the greatness of the Lord. Hindi ang kanyang sarilang pinaparangalan, ang Diyos na kanyang pinapasalamatan. Pwede rin, on the other hand, sa ginagawa natin without noticing it, pwede nating minamaliit yung mahirap o minamaliit natin yung mga nagkakamali o mga nangangailangan with our own attitude or sometimes with our unkind remarks. That's the other side of magnifying. Instead of recognizing their greatness, we turn them down. Or on the other hand, kung di man tao ang ating minamaliit, pwedeng we magnify the situation. Pwede, if you are pessimistic, you magnify what is wrong. Kagad mong nakikita, napupuna kung anong mali. Or you are emphasizing what is missing or what is imperfect. Kung ano ang kulang, kung ano yung wala, kung ano yung mali. We have to do that also to improve, isn't it? So, opisina, in our systems, but in a personal relationship, especially for the young, or those who still need to be encouraged, kailangan din po our own magnifying glass focused on them more than ourselves. Minsan may kaibigan po kami, mayroon kaming problema sa malit na problema lang sa isang activity ng aming isang organization. Yung isang kasama namin, parang sa tingin lang namin, no, may problema, may imperfection, may konting kulang, pero siguro 95% naman, okay naman ng organization. Parang nagtampo siya sa organization. No? I was a young priest then. And then, meron siyang extreme anger. And then, there is this excessive emphasis on the mistakes. It was quite disheartening more than encouraging. Merong matandang kasama namin, maybe out of his wisdom, out of her wisdom, sabi niya, why magnify something
that is wrong, and it's quite incommensurate. Kaya po hindi ko makalimutan yung term na ginamit niya. It is incommensurate. Yung kanyang galit, yung kanyang reaction, yung kanyang pagtatampo, masyadong malaki yung problema, ganun lang. Hindi commensurate, parang hindi lapat. Kung minsan naman, syempre, pwede kang magalit, mag-react, pero try to check it. Maybe your temper, you magnify your temper. You magnify your emotions. You magnify your anger. You magnify what is wrong. Maybe it's good to call attention to what is wrong. You can mention about it, but do not magnify it. Because we are people of the good news, ang mabuting balita ng kaligtasan. I'm not saying that we will turn our backs to what should be improved or what should be better, what could be improved. But let us magnify the Lord. Let us magnify the grace. Let us magnify what is good in our means. Di ba po sa Ten Commandments, isa sa sinasabi doon, honor your father and mother. Kung minsan iisip natin yung honor thy father and mother, basta marunong lang magpo, opo, 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 okay na yon. But I think honoring our parents is more than respectful gestures or expressions. Sabi ni Father Edwin Belay, kasama ko po nandito, nagmimisa sa ibang community. Nagkukwentuhan kami kanina. Yung sigurong pagbibigay ng parangal sa mga magulang mo to honor your parents is not only the respectful opo at saka po. Siguro, ang pinakamaganda dyan, magpanik ka ng karangalan sa iyong pamilya. May pagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Siguro that is real honoring. Magnify your parents. Magnify their efforts for you. Magnify the Lord through your life. Napansin niyo po sa mga matatandang bahay natin. Yung matatandang bahay natin, walang design na paintings. O kaya yung mga commercial designs. Yung mga matatandang bahay natin, lalo na sa sala, yung naka-display, yung diploma. Diploma ng manak. Di ba? Minsan ayaw pa display kasi yung picture nyo 1978, hindi masyado maganda. Pero ang mga parents, very proud. Ipopos nila yan. Pagkapasok mo sa bahay, ang pinakaunang makikita mo, ang diploma ng kanilang mga anak. Mas maganda pa nga kung mayroon pang medals. Mga medals na nakasabi dyan. Then, you see how the parents magnify you. Magnify your achievement. They are very proud of you. They magnify your efforts as you graduate. Parang it is their way of pinagmamalaki ang kanilang mga anak through that gesture of our old school design of the house. Ngayon kasi siyempre yung mga design ng bahay natin meron ng ibang design. Hindi na natin nilalabas yung mga diploma. But this is an old way of recognizing our best efforts. Inalagay sa pedestal ang mga pangalan, mga picture ng mga anak nila and their achievements. Pwede kasi naman sa bahay, pwede nating magnify yung pagkakamali o hindi dapat nagawa. Nakakapanlito sa mga magulang at sa pamilya at sa ating pangalan na hindi pwedeng ipagmalaki. Sa Kapampangan, may Kapampangan po na term dito. Pagmaragulda ka sana, rigyakang pengari. Ipagmalaki ka sana ng iyong mga magulang kahit wala na sila. Di ba may isang singing group nung many years ago, yung MYMP. Make your mother proud. Make your mama proud. Parang she may be alive or not, but you know that she and he will be very proud. Si Lolo, si Lola, kung ano man ang nandito sa'yo. Sabi nga ng nanay ko, nung mabiyay tata mo,
kasuelo na, I could know may graduate din nga po na. And in that way, it's our way of seeing greatness in little ways that sometimes we take it for granted. Mark Twain, an American writer, said, "Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that. But the really great people make you feel that you can become great too." No? Huwag mong pakinggan yung mga taong minamaliit ka with your best efforts. Because when they are small, they could not see greatness. Pero yung talagang taong marangal, people who are great, they also make you feel great. And that is real greatness. Pag minamaliit mo ang tao, baka hindi mo kayang makita kung ano ang magagawa pa niya. Sa Ateneo po, sa mga estudyante ng Ateneo, meron po silang expression from their culture. It's called magis. Magis, magis. Also from the Latin word magnificent, magnum. To do more, to do greater. It is related to their expression ad maiorem Dei gloriam. A Latin phrase that means for the greater glory of God. This is actually the motto of the Jesuits. Magis refer to the philosophy of doing more for Christ and therefore doing more for others. We magnify God in our life. Sana yung buhay natin parang magnifying glass tayo. We magnify others. Kung meron kang nakakasama, hindi lang ikaw yung sumisikat o pinapalakpakan. If you are a good leader, your team will be recognized. If you are a good supervisor, your people will be magnified. If you are a good parent, it's not about me. It's about my children, my next generation. And if you are a good son or daughter, you magnify your parents too. And as a good Christian, like Mary, let us magnify the Lord. Let us sing our own Magnificat in our life in many different ways, even how humble it may be. Ito lang po yung question kong dalawa to end our reflection. What do you magnify? Ano ba yung pinapalaki mo? O pagmamalaki mo sa buhay mo? Or a better question, whom do you magnify? With these two questions, we can appreciate the gospel today. As we magnify the Lord, our Jesus will be born this Christmas, the center of the real celebration of what we call our greatest celebration of humankind, the birth of our Savior, Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit.